Hapon, krinimate ng isang biktima ang 41-anyos na tour guide na si Masatse. Isa sa mga nakiramay ang mismong Labor and Welfare Secretary ng Hong Kong na si Matthew Chung. At may mabigat siyang iniwang babala sa nangyaring trahedya. It's unfortunate, it's tragic. But Hong Kong people are rational people. We are an open society, a tolerant community, a pluralistic society in Hong Kong. So, you know, I really hope that this sort of tragic incident should not occur again. Anim na bangkay pa ng mga biktima ang pinaglalamayan dito sa Universal Funeral Homes at ililibing sa Webes. Ayon sa ilang source dito sa Hong Kong, comatose naman ang isa sa mga biktima, isang 18-taong gulang na lalaking turista na si Jason Leong. Pero hindi raw tama ng baril ang dahilan, kundi tama ng sledgehammer o maso na ginamit ng PNP sa pagbabasag ng bintana ng Tai Hong Bus. Pilit pa itong kinukumpirma ng News 5. Barabarang rescue operation ng PNP ang isa sa mga pinupunteriya ng chairman ng Hong Kong Police Inspectors Association na si Chief Inspector Tony Liu nang eksklusibo siyang makausap ng News 5. Just a kind of common sense inside policing, I would say that there has been, actually I have been watching the whole incident the day and night. I would say there are lots of mistakes has been made. And 34 na taon ng veteranong investigador ng Hong Kong Police si Major Liu. Sabi niya ang tama lang ay ang nangyaring initial negotiation. Pero mula sa assault hanggang sa investigasyon at paghawak ng ebidensya, lahat sablay. Dapat rin daw managot ang mga opisyal ng police na nagmando at sumablay sa rescue ng mga bihag. I will say the field commander and the overall commander, whoever he is, should be blamed. Ang hindi alam ng marami, minsan nang nangyari ang sumablay na rescue attempt ng hostage dito mismo sa Hong Kong. 1994 nang mamatay sa crossfire ng Hong Kong Police at hostage taker sa lugar ng Aberdeen dito. Ang hinostage na South Korean tourist, ang kaibahan nga lang natuto na raw sa pagkakamaling ito ang Hong Kong Police. Definitely, from 1994 till now, it is already 17 years. So a lot has been improved, but may not necessarily due to that incident. Siniguro naman ni Secretary Liu, walang epekto sa labor relations ng Pilipinas at Hong Kong ang nangyaring trahedya. Halos 300,000 pa na Pinoy ang nandito. Higit kalahati na sa empleyo bilang DH. This tragic incident has not impacted at all. I must stress, has not impacted at all on this very cordial relationship. Paolo, Cheryl, nasabay din kanina ang pagharap ni Ilocos Sur Congressman Ronald Singson sa District Court ng Wan Chai. At ang ending nga nito ay extended ang kanyang bail at reset ang kanyang hearing sa October 19. Kagabi, nagkaroon din ng News 5 ng pagkakataon na makausap ang nasabing kongresista at narito ang kanyang mga pananaw, hinaing at paghingi ng tawad sa kanyang pamilya. Hindi ko naman pwedeng sabihin anong basa ko, di ba? Pero may tiwala naman ako dun sa judicial system ng korte dito sa Hong Kong na very objective naman sila. Hopefully of course, hindi makapekto yung nangyari sa atin sa Pilipinas. It's an unfortunate incident, but I'm sure they are professional enough and alam naman nila na dalawang scenario na hindi unrelated incidents. Paolo, Cheryl, at yan ang pinakahuling pangyayari dito sa Hong Kong. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating production news manager na si Edward Navarrete at cameraman Arnel Dizon. Erwin Tulfo, News 5, Hong Kong. Samantala, tinatayan na sa 120 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang raid sa Varsity Hills, Loyola Heights, Quezon City. Narecover ang may 24 na kilo ng shabu sa may bodega ng tatlong palapag na townhouse. Nabigo ang Quezon City Anti-Illegal Drugs and Special Operations na maaresto ang mga suspect na kinilalang sina Joshua Tan, alias Thomas, Mr. Xiang at Mr. Lee. Sinalakay ang naturang townhouse sa bisa ng search warrant na inisyu ng QC-RTC Judge Fernando Sagun. Mismong Philippine Drug Enforcement Agency na ang nagsabi mga dayuhan o foreign nationals ang madalas masangkot sa aktibidad ng ilegal na droga dito sa Pilipinas. Kung bakit, sagutin mo, Justine Santos.
karaniwang eksena na ang presensya ng mga foreign nationals sa mga drug bust sa Pilipinas. Sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, malakas ang loob ng mga international drug syndicate na mag-operate sa bansa. Ang dahilan raw, wala kasing parusang death penalty para sa mga kriminal dito sa atin. We're one of the few countries siguro na hindi pa naibabalik ang death penalty. So mas malakas ang loob nilang gumawa rito dahil dito kapag mahatulan man sila, ang kakaharapin nilang kaso ay or ang penalty ay life imprisonment. Okay? Samantalang sa ibang bansa, minsan papasok ka pala ng airport, mababasa mo yan eh. Death to drug traffickers. Or, well, that explains one side of it already. Yeah. Now, ayon sa datos ng PDEA, ngayong taon, 19 sa 36 na drug-related charges na hawak nila, Chinese nationals ang sangkot. 21% na mga ito gumagawa ng shabu. Ang ibang nationality naman, pailan-ilan lang daw kung mahuli ng PDEA. Without any prejudice sa kanilang nationality, ano, karamihan na nahuhuli natin dito ay mga Chinese. Usually yan, mainland China. Magmula nang itatag ang PDEA noong 2002, wala pa raw nahuhuli ang ahensya na gumagawa ng shabu na Pinoy. Wala kang makikita ang Pilipino nagluluto. They don't share their secrets. Well, I will put it plainly this way. This is business. If you have a trade secret, would you share it? Dagdag pa ng PDEA, kumpara sa ibang bansa, hindi pa ganun kalala ang problema natin sa droga. Walang bansa sa mundo ang walang problema sa droga. I'm sure meron at meron. Nagkakaiba lang nga sa gravity. We should at least be thankful it's not as bad as other countries yet. Like, say for instance, Mexico. Ano mang lahi ang kabilang sa mga sindikato ng illegal na droga, handa naman daw ang PDEA na puksain sila. Justine Santos, News 5. Susunod sa aksyon, reklamong impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, aarangkada na sa Kamara. At Pinay sa Hong Kong, kampiyon sa isang singing contest. Tinangkang harangin ng minorya sa Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Pero bigo ang mga ito nang magdesisyon ang House Committee on Justice na sufficient in substance ang mga reklamo. Narito ang report ni Jovi Francisco. Sa labas ng batasan, isang rally na may temang Hour of Great Mercy ang pinangunahan ng grupong Akbayan. Malapit na 2 oras para harapin ni Ombudsman Mercedes Gutierrez ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Mukhang nagkakatotoo naman ang dasal ng mga militante. Umusad na kasi ng tuluyan ang 2 impeachment complaint laban sa Ombudsman malapit sa pamilya Arroyo. The Constitution, let me finish. The Constitution, Article 11... Only, how can we be out of order? This is a point of order. Please go ahead, Congressman. Sa umpisa, sinubukan pang harangin ng minority bloc ang pagdesisyon ng komite sa mga reklamo. Kinwestiyon nila ang teknikalidad ng pagkakaroon ng 2 hiwalay na reklamo. May nakiusap din na ipagpaliban ang talakayan hanggat hindi natatapos ang deliberasyon sa 2011 national budget. Pero sa huli, walang panama ang minorya sa mga kaalyadong kongresista ni Pangulong Aquino na buong persang dumalo sa hearing. Lumusot ang 2 impeachment complaints. 41 kongresista mula sa administrasyon ang tumalo sa may mahigit 10 mambabatas na hindi pabor sa 2 reklamo. Noong isang linggo ay sufficient in form ang 2 complaints. Kanina, idireklara namang sufficient in substance ang mga ito. The complaint filed by former Representative Risa Ontiveros et al. Is hereby declared sufficient in substance. Ito ang kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon na umusad ng ganito ang anumang impeachment complaint na inihain sa Kamara. Tuwang-tuwa ang mga nasa likod ng mga reklamo kontra sa Ombudsman. I think this is a very good day for our constitutional processes. Personally po, ako ay hindi pa sanay na manalo sa impeachment. Naninibago ako bilang isang miyembro ng mayorya. Pero kitang-kita naman natin na bigyan ng pagkakataon pati ang minorya na magpahayag ng kanilang paninindigan. It was... May 10 araw si Gutierrez para sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Jovi Francisco, News 5. Samantala, napasugod ang may 100 anti-smoking advocates